ay nakita kong isang babae. Di ko malimutan ang kanya imahe. Ano ba ang iyong pangalan noong nakita kita? Ako'y di mapakali. Gustong mawagan ng iyong mga kamay. Hanggang ngayon hindi mapalagay. Sana ikaw ay makasabay. Hello! It's me again, Miss Andeline Tolentina. Welcome to my channel. Kung bago kayo sa channel na to, this channel is especially made to add value to students, to teachers, and to the general public. I make makeup tutorials, I make how-to videos, minsan, I make travel vlogs also. Ang ating pag-uusapan ngayon ay kung paano maglagay ng makeup na babagay sa mga schedule natin, mga guro. Mga dire-diretso. Okay, so especially dedicated ang vlog na ito para sa aking mga kapwa guro. Although hindi na ako nagtuturo sa public ngayon. Sa aking mga kaibigan, kakilala na nagtuturo sa public school. Itong tutorial ko ngayon ay makeup look na pang mabilisan at the same time pang matagalan. Okay? So kung interesado kayo, edi mag-stay kayo. Ano pa? So if you're interested, keep on watching. Umpisahan natin by applying our kill cover cushion. So ito siya. Okay, ito ay nabili ko na mura lang. Buy one, take one siya. Pag sa regular price, medyo mahal siya. So, kung wala naman kayong ganito, pwede kayong gumamit ng kahit anong paborito niyong foundation. Okay? So, lagay na natin. Ito ay pinapat-pat lang sa skin. Maganda siyang cushion kasi concealer na din siya. Nala-brighten up niya na rin dito. Kahit di ka na maglagay ng panibago pang concealer. 1 hour later. Next step is to apply our powder foundation. Then, let's apply our kilay already. Two hours later. Yan, we're done already with our kilay. Ang kilay na ginawa natin, hindi masyadong manipis. Hindi na po uso, mga kapakuguro, hindi na po uso yung one-liner na kilay. At kahit po ipagdiinan natin na hindi kayo sumasabay sa uso, hindi na po siya talaga magandang tignan ngayon. Okay, so ang suggestion ko, medyo kapalan niya lang po ng konti. Okay, hindi naman po sobrang kapal. Kaya, so, ang next na step natin is to bronze our face. Ang mga sinasuggest ka na mag-bronzing, yung may pagkamaputla talaga yung complexion nila. Sobrang puti, sobrang putla ng kanilang face. Okay, lalo na after lagyan ng foundation. Okay, pag tayo naman ay morena skin, hindi na po kailangan ng, I think hindi na po kailangan ng bronzing. Pwede na pong dumiretso na tayo sa contour. Okay, so meron po tayo dito gagamitin ng Nichido Contour Palette. Okay, so ito yung mga mura lang ko. So, kuha tayo ng hindi masyado dark na brown. So, medyo malapit sa skin color nating mga Pinoy. Okay, and then, ilagay natin siya sa gilid. Okay, mag-trace tayo ng parang 3 gen. Three days later. Ang next step po dyan ay pwede na tayong mag-contour. Okay, so sa pagka-contour, medyo darker na po yung gagamitin natin. Pero hindi porke dark, pwede na po sa lasa inyo. Kailangan na-try nyo po yan. Tignan nyo po kung bagay po sa inyo. Yung hindi po siya magmumukhang putik lang. Yung parang talagang shadow lang ang magiging itsura niya dapat.
Okay? So, dito ko siya nilalagay ngayon. Okay. Very mild lang po ang gagawin natin control ngayon. Kadalasan tayo mga public school teacher, hindi ba? Ang nangyayari is medyo merong mga schedule tayo na sunod-sunod. As in, sunod-sunod na 3 oras na klase. Wala tayong mahabang time para mag-retouch. Kung minsan, pag inom nga ng tubig, nakakalimutan na natin. So, ano ang sinasuggest ko na gawin natin? I suggest na yung mata natin, hindi na natin lagyan ng pang malakas ang eyeshadow. Okay? Pero maganda rin na maglagay tayo ng kahit isang monotone lang, isang kulay ng shadow siya. Para lang mabuhay yung ating mga mata at hindi magmukha. Okay, so lagyan lang natin ng isang kulay dyan. At ang gagamitin ko na rin ay yung ating contour palette. Okay, so hindi porke contour siya, pang contour lang. Yung mga products na to, pwede mo experimentuhin. Okay, actually, pwede mo itong gamitin sa'yo. So, ayan. Kunin natin yung pinambrons natin para lang magkaroon ng konting warmth yung ating eyelids. Ayan, di po ba? Nagkaroon siya ng kahit konting kulay. Pwede tayo maglagay ng eyeliner. Pero kahit hindi na yung winged eyeliner kasi medyo matagal siya, time-consuming siya. Okay, kailangan pa natin gumawa ng daily lesson lang. Kukunin natin itong nabili ko sa Daiso. Alam niyo naman ang Daiso, mura lang ang nabilihin doon. Ito ay waterproof eyeliner already. Ang gagawin natin eyeliner ngayon ay hindi wing. Okay, so ang gagawin natin, naglalagay tayo dito sa may upper lash line natin. Dito. Medyo ingatan natin. Yan. At ang maganda po sa eyeliner na to, yung kabilang dulo niya ay mayroong smudger. Okay, smudger, pangkalat. Yung mga ganitong klase ng eyeliner ay kailangang ini-smudge. Kung hindi, later in the day, kusa siyang kakalat talaga at hindi magiging maganda, magkakaroon ka ng magmumukhang panda yung eyes mo kasi magkakaroon ng itim-itim dyan, somewhere dyan. Okay, so ismatch na natin. Tayo na mismo ang magkalat. Yan. Pwede rin tayo maglagay sa bandang ilalim. Okay, pero I suggest na sa may bandang from gitna hanggang dulo lang. Ikalat na lang natin. Ismatch na lang natin. Okay. Bakit hindi kailangan buo? Kasi magmumukha tayong very strong, very mataray look. Okay? Kung minsan, sabi ng iba, witch look daw yun. Hindi nga naman siya kagandahan. Kapag sobrang hard yung black na yun dyan. Okay? Gawin natin sa kabila. Yeah. And then, pwede tayo maglagay dito sa bandang taas ng nilagyan natin dyan. Yung normally nilalagyan natin ng winged eyeliner, pwede rin tayo maglagay ng konti doon. Pero make sure na manipis lamang siya. And then, kailangan ismatch. Dahil na, pag hindi natin ginawa yun, later in the day, mag-isa siya mag-ismatch at hindi magandang pagkalat ang gagawin niya. 3 days later. Yan, ang next step natin ay paglalagay ng mascara. Okay? So, nalagyan na natin eyeliner. Na-smudge na natin. Konting kulay sa talukap ng ating mga mata. Pwede na tayo maglagay ng mascara. Pagka mura ang hinahanap natin, wala akong ibang sasuggest kundi ang mga mascara ng Maybelline. Marami sila doon.
And ang isa sa mga paborito ko ay itong The Falsies Volume Express. Yung aking pilikmata, may kanipisan siya. So, gusto ko siya pinapavolumize. Ito ang aking pampavolumize. Ang hindi nga lang kagandahan sa kanya ay minsan kumakalat siya lalo na kung oily ka. So, maganda talaga na ang mga bili natin ay yung mga waterproof. So, i-curl lang natin ang ating lashes. Ayan. We're done already with our eye makeup. Okay. So, simple lang siya. Pero may, again, buhay na buhay ng mata kasi nilagyan natin ng isang monotone at saka ng eyeliner and then mascara. Okay, ang next step natin is to apply our blush one. Ang paborito kong ilagay kapag gusto ko yung magtatagal siya nang hindi ko siya nire-retouch is itong clay blush in the shade of champagne. Ito ay organic kasi ang mga components niya ay candelilla wax, VCO, grapeseed oil, iron oxide, and shea butter. Kung gusto niyo makabili ng ganito, I have a friend who sells this. Lalagay ko sa description box kung saan niyo siya makakontak. Ayan. Pagkatanggal niya ng takip, ganito ang itsura niya. Okay, so itong shade niya ay may pagka-maroon siya. Okay, kukuha tayo ng... Okay. Ito ay pwedeng pang powder blush. Pwede rin siya dito sa ganitong clean type blush. Okay, so kukuha ka na yan. Ganyan ako maglagay. Kukuha ka na ganyan. And then I smile. And then ilalagay ko siya dito. Dahan-dahan lang. Okay. At ang gagawin natin ay may pagka sun kiss. Okay, so maganda siyang gamitin parang sun kiss blush. Okay, i-blend natin ang ito. We're done already with our blush on. Dahil na cream, pwede nyo siyang lagyan ng powder. Pwede kang kumuha ng powder ng blush on na medyo hindi nalalayo sa kulay na ganyan at ipatong mo siya. Pwede rin naman na hindi ka maglagay ng powder ng blush on. Ang gawin mo is kunin mo yung powder mo, yung ginamit ko kanina, and then lightly maglagay ka ulit sa buong face. Okay? So, ganyan. Para i-seal silang lahat. Okay, so huwag masyadong makapal kasi baka may iba yung color, no? Ayan. So, parang siniset natin yung buong face natin. Ayan. Okay, so... Ano ang bagay na lipstick sa mga ganitong eye makeup look and blush on? Dahil hindi naman nagsisumigaw yung ating eye makeup, hindi siya heavy. We did not use any dark colors there. Pwede kang mag-dark color lipstick. Okay, kukuha ko ng medyo bagay sa look natin at bagay sa ating outfit. Okay. Ay, nakita kong isang babae. Di ko malimutan ang kanya imahe. Ang kinuha natin na lipstick ay ayan. Ito ay ang Maybelline 695 o yung Divine White. Siya ay may pagka-red na may blue tone siya. Hindi siya yung parang neon red talaga. Okay, so maganda siya sa mga look again na very light, very soft eye makeup at soft ang blush on. Yeah. So, nakakapa ko guro. Huwag natin pabayaan ang ating sarili. Mag-ayos tayo bago pumasok. Retouch kapag may time. I have been teaching for the last 18 years already at nakita ko talaga ang effect ng pagpapapala sa sarili ng mga early years ng pagtuturo.
I hope may natutunan kayo sa makeup look natin today. At I hope mas marami pang mga kaguruan ang mag-start o bumalik sa pag-aasikaso sa sarili nila. So see you again sa mga susunod kong mga vlogs. Kung meron kayong suggestion o gusto nyong gawin ko na makeup look, pakisulat nyo lang po sa comment below. Or if you have questions na related to makeup or kahit related to teaching, pwede nyo rin itanong sa akin. Just comment down below. Okay, sa mga bagong mga nanonood, hindi siya sadyang napindot ito and then nakarating sa point na to, I hope na makapag-subscribe ka and then click the bell button para mababalitaan mo agad kung meron akong bagong uploads. Okay? So, maraming salamat! See you sa next vlog!